Hello mga ka-friendship, mga ka-vloggers, welcome to my channel, yan. Today po, baking vlog na naman po tayo mga ka-vloggers. Yan, ganado po ako ngayong gumawa ng mga desserts. So, yan po, nakikita niyo po yung picture na yan. Yan po ang gagawin ko today. Papakita ko sa inyo kung paano gumawa ng shortcakes millionaire. Yan, isa po yan sa mga natutunan ko sa aking ganan. Kaya alamin niyo po kung ano ang mga kailangan natin. Huwag kayong aalis. Tara! Yan, napaka-common po ng mga ingredients ng millionaire shortcakes, no? Kahit saan, makikita natin yan sa lahat ng shops. Napaka-simple lang, no? Carnation, white, dark, butter. Wow, napaka-simple. Kaya abangan nyo pong aking vlog. Umpisahan ko na po. Ang first po natin gagawin is magtimbang po tayo ng biscuits. Yung biscuits po, kailangan natin ng 9 ounce. Yan, 9 ounce shortbread biscuits. Yan. Pagkatapos po natin yang magtimbang, no, ilalagay natin yan sa blender para madurog siya. Kailangan natin siyang durugin. Dudurugin natin ang shortbread. Yan, after po niyan mga ka-friendship, kailangan po natin ng butter ng 2 ounces. Yan, yung 2 ounces butter, ihahalo natin yan sa crushed biscuits. Yan, so, paano nga ba natin paghalo yun? Haantayin lang po natin madurog yung biscuits, mga ka-friendship, mga ka-vlogger. Huwag po kayong aalis. Ayan. Yung butter, 2 ounces lang kailangan natin dyan para po siya mag-liquid. Patutunawin natin yung butter sa microwave. Pwede rin siya sa hope kung wala kayong microwave. You have to combine the crushed biscuits with melted butter. And after you combine, kailangan meron po kayong square pan. Kasi doon nyo po ilalagay yung crushed biscuits with melted butter. Ilalagay natin siya sa square pan. Before that, lagyan natin ng plastic, aluminum or no, plastic foil sa frying pan. Yeah, makikita nyo, nilagyan ko siya. Ang purpose po niyan guys, kapag gumawa kayo ng cakes, madali lang siyang tanggalin kasi meron siyang plastic. Kailangan mo siyang, yan. Kailangan ganyan po ang gagawin nyo para tumigas yung crushed biscuits. Pagkatapos yan, nahalo mo na, naayos mo na, ilalagay natin yan sa fridge. Hindi sa freezer, ah, yung palalamigin mo lang siya para lang tumigas yung biscuits. So now, so while waiting for that 20 minutes, ihahanda ko na yung butter. Yung butter po, kailangan meron siyang 5 1/2. Yeah, 5 1/2. Yan. Yung butter na yan, patutunawin na naman natin yan ulit. Kasi yun po ay kailangan natin yan doon sa crushed biscuits para makagawa tayo ng millionaire shortcakes. Patutunawin mo yan ng sa mahinang apoy. Stir-stir lang para hindi siya masunog. Pagkatapos po niyan guys, kapag natunaw na po yung butter, isusunod natin yung 5 1/2 dark sugar.
Yan. Malapit na po natin ilagay yung dark sugar. 5 and half lang kailangan natin. Yan. Nakagana po yung hoba. Kailangan may apoy siya ng konti. Yan. Kailangan po patutunawin natin yung sugar. Yan. Kapag naluto yan, guys, para lang siyang latik eh. Pero hindi pa po natatapos yan ha. Meron pa tayo isa sa... Meron pa yung kasunod. Antayin lang natin matunaw yung sugar. Na talagang magmukha na siyang latik. Susunod natin yan. Ilalagay natin po yun yung 1 can condensed milk. Yan. Ihahalo natin ang condensed milk dyan kapag ka na tunaw na ang asukal. Ubusin natin yung isang lata, no? Alam niyo po ba, guys, na kapag nahalo na natin yung carnation sa sugar at saka sa butter, para na siyang caramel. Caramel. Mahina lang po yung apoy niya para hindi siya masunog. Napakasarap po niyan, mga ka-friendship. Subukan niyo pong gumawa niya. Napaka-easy lang niyang gawin, no? Kasi kahit saan, mabibili natin yung ingredients niya. Saka hindi na niya kailangan ng mana-oven. Hindi mo na siya kailangan lutuin sa oven kasi sa hope pwede ka na makagawa ng millionaire shortcakes. Yan. Kailangan po malapot po siya, no? Kailangan lapot-lapot yung kanyang sauce. Saka mo siya ilalagay sa crushed biscuits. As in, bold na bold talaga. Kung makikita mo, bold na bold. At sobrang lapot na na rin. At pagkatapos yan, guys, hindi pa tayo natatapos yan. Meron pa po tayong 3 procedure. Yung pangatlong procedure natin, alam niyo po ba kung bakit siya tinawag na millionaire shortcakes? Kasi napakayaman po niya sa sweets. Napapansin niyo naman, meron na siyang condensed milk, may asukal na, tapos mayroong pang susunod niyan. Kaya siya tinawag na millionaire. Kasi it's a rich of sweetness. Pero bago po tayo pupunta sa third procedure, palalamigin po natin yan ng 30 minutes. Yan. So while waiting for the 30 minutes, titimbang na tayo ng dark chocolate, 7 ounce. 7 ounce dark chocolate lang kung kailangan natin. Patutunawin natin yan kasi ilalagay natin yan doon sa ibabaw ng caramel. After naman yan, meron pa tayong lalagay na white chocolates. Yung white chocolate po, yun lang po ang purpose nun is yung design, no? Yung design sa ibabaw ng cakes. Nasa inyo na po yun kung anong klaseng design ang gusto niyo. Yeah.
So, dito na tayo sa panghuling procedure, white chocolates. Ganun pa ang gagawin natin, paliliit-liitin at patutunawin. Tapos niyan, kayo na po ang bahala kung anong klaseng design. Pero sa akin kasi, nung time na yun, nung gumawa ko niyan, birthday ng aking ginan. Kaya ang ginawa ko, ilagay ko ang happy birthday, mom. Yan po. Yan po. Ang aking millionaire shortcakes na natutunan ko rin na rin yan sa aking mother-in-law. Yan po, sana po mga ka-vloggers, mga ka-friendship, may natutunan naman po kayo sa aking vlog today kung paano po gumawa ng millionaire shortcake. Ilalagay ko po sa baba yung mga ingredients at ang tamang procedure, okay? So, wag mo tayong mag-iwanan mga ka-friendship. Sana sabay-bayan niyo pa po ang susunod kong mga video at maraming salamat po sa inyong suporta. Bye-bye po!